Hindi, ngayon okay na. Actually, kinakabahan lang naman ako pag may mga kausap akong kinakabahan eh. Pero ngayon, parang yung excitement lang na tapos na yung pinaghirapan. Wala naman magagawa na at this point, magdadasal na lang. Saka siguro, magpasalamat din sa maraming tumulong. Siguro after nito, magtatawag na ako sa mga tumulong para magpasalamat. What about the voting process? Dalawang oras kayo naghintay, nagka-aberya. Hindi lang naman kayo yung nakaranas nito. What do you want to say about this? Kasi bukod dito sa eskwelahan na ito, marami pa raw po mga VCM ang nagka-aberya. Ano naman? Yung sa akin naman, very good-natured naman ako about it. Siyempre, naiingit ako sa iba na 30 minutes, 40 minutes, tapos na. Pero dito naman sa buong school, yung presinto lang namin nagka-aberya, talaga it happens. Sana next time malimit yung, hindi naman talaga yun completely maiwasan, pero malimit yung mga nasisira. Siguro ayusin yung maintenance, kasi mahirap no nasisira kung kailan mo siya pinakakailangan. Pero yung sa akin naman, nangyayari talaga yun. Lahat naman na naghintay, parang hindi naman minind yung paghintay. So, okay lang. Hindi ko pa alam kung ano yung extent ng mga nasira sa buong bansa. Pero dito kasi sa school na to kami lang. Hindi kayo worried baka maging kosto ng dayaan? Hindi naman. Kasi lalo dito sa amin, over the years, yung BEI namin, natitiwalaan. Yung lahat naman na parties, merong watchers. Sana hindi ma-affect yung integrity ng botohan. Kasi yung election naman nakasalalay talaga sa ano yung confidence ng tao sa integridad ng proseso. Pag nababahiran nito, syempre kahit papano, merong failure din yung proseso. Pero sana ano lang to. Sana talaga mechanical lang, hindi naman sinasadya, wala namang may kagustuhan na mangyari yun. Gaya dito, ano ba naman yung chances na sa buong eskwelan, sa dami ng presinto dito, yung sa amin pa yung masisira. Palagay ko wala namang nagsadya.